Yo, wala pa rin mga ka-pin boy. Wala pa rin yung bus na inaantay ko. Yo, nakabilis na tayo. Kaya maglilinis ako ng lanes ngayon. Yan, ganyan ka-high-tech yung oiling machine namin. Kung saan na lang siyang iikot. Yo, tapo na ng basura mga ka-pin boy. Ayos. Solid pare. Yo, what's up mga ka-pin boy? Papasok na tayo, Miyerkules, alas 4. Ay mga ka-pin boy, maraming salamat po. Monetize na tayo sa YouTube channel natin. Thank you po sa lahat subscribe at sa lahat ng sumuporta at tumulong sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-pin boy. Enjoy din tayo sa ating pamimingwit nung isang araw. Talaga namang masaya dun. Nakakuha tayo ng eel na isda. O palos yata yun, igat. Yun ang tawag pala doon sa isda na yun. So ayun, nag-enjoy tayo doon. Medyo natakot, nervyos kasi first time kong mamingwit. At saka hindi ko kabisado kung ano yung klaseng isda yun. Maraming estudyante. Yung iba uwian. Medyo traffic ng konti rito sa roundabout. Uwian pala ngayon ang mga estudyante. ng hapon mga ka-pin boy. Tawid tayo. Alright, dito na tayo sa kabila. Nakita ako yung bus papunta na ron sa last stop. Iikot lang yun, tapos yun yung masasakyan ko. Inabot din ako ng nervyos nung nakahuli tayo ng isda eh. Hindi ko kabisado yung isda, tsaka mukha siyang ano eh, ahas. Yung kilos niya parang ahas eh. Kaya tawang-tawa din ako sa sarili ko nun eh. Nakakatakot kasi yung itsura, parang siyang ahas talaga. Pag hinawakan mo pala, talagang malapalos talaga, ano? Hindi mo basta-basta mahawakan, madulas. Tapos yung galaw niya, ahas eh. Paekes-ekes yung ulo eh. Pero masaya, kahit pa parang nakahuli tayo. Ayun, nilagay ko sa rep. Ayun ko kung anong gawin natin, adobo or ginataan. Prito, bahala na. So nandito na ako sa waiting area, mga ka-pin boy. At antayin ko lang yung bus 361. Yo, nandito pa rin tayo sa waiting area mga ka-pin boy. Inaantay lang natin yung 361 na bus. 5 minutes na lang dadaan na yon kasi 334 ang daan ng bus dito sa Weymouth Road mga ka-pin boy. So medyo mabagal nga talaga yung sasakyan tuwing may pasok ang estudyante. So antayin ko lang yung bus. Sana dumaan na. May liga ako ngayon mga ka-pin boy. Alas 6 ng gabi. Tuwing Miyerkules yun, alas 6 ng gabi. Senior citizen. Mga seniors. Ay, nagbaon tayo ng ano. Kanin, tsaka ayun, kanin, tsaka ito, merienda na peanuts. Ayan, yung kukut-kutin natin mamaya mga ka-pin boy habang nagtatrabaho. Baon akong kanin. Tayo lang natin yung bus. Yun, habang inaantay ko yung bus mga ka-pin boy, gusto ko lang i-shoutout si Kuya Dan Tumelda ng Sherwood Park, Canada. Ayan, tsaka si Ate Mirna. Kuya Dan, Ate Mirna, maraming salamat po sa suporta ninyo. Salamat po sa panonood ng aking vlog. Maraming salamat po Kuya Dan at Ate Mirna. Yo, wala pa rin mga ka-pin boy. Wala pa rin yung bus na inaantay ko. Anong nangyari sa bus? Time check, 3:49. Ako, wala pa rin mga ka-pin boy. Baka yung 3:51 na oras yung masasakyan ko o yung daan ng bus dito. 3:51.
Dating ko ng bowling 9:20 mga ka-pinboy. So antay-antay lang natin, wala pa rin talaga. Yung 3:34 kanina ay walang dumaang bus. Hindi ko alam kung bakit, pero nakalagay sa application mayroong schedule na 3:34. So ngayon 3:49 na. May schedule ili ng 3:51. Sana dumaan na. At ang dating natin doon sa bowling ay 9:20. Alright, wala pa rin. Sa mga gustong malaman kung mahirap ba mag-commute or mag-bus o sumakay ng bus dito sa New Zealand, madali lang naman. Meron silang oras na sinusunod, so kailangan kung alas 4 ang pasok mo ay umalis ka ng maaga. Meron silang schedule after 20 minutes. So kailangan mong abangan yon kasi mag-aantay ka uli ng panibagong 20 minutes kapag nalagpasan mo yung biyahe. So ayun, madali lang naman. I-charge mo lang yung card mo, yung hop card mo, gaya nito. Ayan. So, pwede ka magpa-load sa mga bus station, train station. Pwede ka magpa-load doon. Ayun mga ka-pinboy, so madali lang naman. At kung panggabi naman or madaling araw ang uwi mo, kailangan mong mag-provide ng sasakyan dito kasi ang last trip na sa aking pagkakaalam dito ng mga bus ay 11:35 lang sa mga nakikita ko dyan sa Manukau bus station. So yun yung naobserbahan ko, 11:35 ang last trip, tapos wala nang kasunod. Umaga na yon, siguro mga 5 a.m. ang biyahe na naman ng mga bus. So ayun, hindi naman ako nahihirapan. Kailangan mo lang talaga pumasok na maaga kasi every 20 minutes yung time interval. So kailangan mong pumunta ng maaga sa mga bus stop para makasakay ka sa oras na gusto mo. Ayun mga ka-pinboy, hindi naman ako nahihirapan. Nakakamura kasi ako mga ka-pinboy. Gastos ko lang sa isang linggo $30 ang pagpapaload ng card ko. So ayun, ayos naman. Nakakatipid talaga ako sa totoo lang. Dahil kung kukuha kasi ako ng sasakyan, syempre may weekly payment yon. At medyo malaki ha, hindi biro ang ano noon. So syempre kukuha ka ng car insurance, yung mga iba't ibang klaseng insurance dapat kukuha ka noon. Sa ngayon hindi ko pa kaya kasi bago pa lang ako, 6 months pa lang ako dito. So ito, bus muna tayo at sanay naman tayo sa commute sa Pilipinas eh. Isang oras, dalawang oras nga ang biyahe papasok sa trabaho eh, kaya natin, tapos nakakauwi pa tayo ng gabi. Dito pa kaya, 'di ba? So kayang-kaya ko. Hindi ako nahirapan, hindi siya mahirap actually. Pero kung may kakayahan na akong bumili, gusto ko ring magkaroon ng sasakyan. Pero sa ngayon kasi hindi pa kaya ng budget mga ka-pinboy. So ayan, sa mga nagtatanong kung mahirap bang mag-commute at mahirap bang mag-bus dito sa New Zealand, madali lang po, napakadali lang. At may magandang disiplina sa pagda-drive dito at may magandang disiplina at respeto sa mga pedestrian dito. So yun lang mga ka-pinboy, yung experience ko base sa aking experience dito sa 6 months na pananatili dito sa New Zealand. Ayun mga ka-pinboy, nasa bus na tayo, pasok sa trabaho. Nandito na tayo. Nandito na tayo mga ka-pinboy sa 10-pin bowling. Nandito na tayo sa trabaho ko. Kita-kita tayo sa likod ng makina mga ka-pinboy. Yo, nandito na tayo sa bowling lanes mga ka-pinboy. Dala ko na yung radyo. Andiyan yung boss ko pero wala namang sinabi. May liga ako ngayon, alas 6. At ayan, magbibihis lang ako ng pantrabaho, maglilinis na ako ng lanes. Yo, nakabihis na tayo. Ayan, maglilinis ako ng lanes ngayon. Lalabas na ako, kukunin ko yung tangke ng oil machine. Alright. 11 to 24 yung lilinisan ko ngayon. Mga ka-pinboy, bit-bit ko na yung tangke ng oil machine. Yo, naglilinis na ako mga ka-pinboy. Kusa na lang siyang lumilipat. Flex walker yan mga ka-pinboy.
ka-Finboy, nagsisimula na ang aking liga. Mga senior citizen to. Hoy, may fin jam agad mga ka-Finboy. Woohoo! Alright. Kaya nagsisimula na. 11 to 24. Tatanggalin ko pala to, yung mga ganito. Para madaling sundutin yung bola. Alright mga ka-Pin Boy, yan muna. Tapos na yung liga ko mga ka-Pin Boy. Ilan na lang yung naglalaro. 2 lanes na lang, ito 13-14. Yan na lang yung natira. Tapos na yung liga ko ng Merkoles mga ka-Pin Boy. Raos na ng isang liga. Bukas uli, alas 8 naman mga ka-Pin Boy. Alas 8 naman bukas. Woo! Ayan. Hindi pa tayo kumakain, 9:30 na rito mga ka-Pin Boy. Kain muna ako. Wala na masyado. 2 lanes na lang yung naglalaro. Kain muna ako at babanatan ko na ang aking adobo. Hindi ko na natira itong ano ha. Hindi ko na nakutkot yung chocolate ko ha. Yun lang kasi wala akong kutsara. Oy, nakalimutan ang kutsara. Bihira. Wala nga, nakupaw. Papunta ako sa counter. Papainit ko na to. Tapos hihingi ako ng kutsara. At meron sila doon. Yup. Bigyan ko na rin yung mga friends natin sa labas ng chocolate kong dala. Yung ating friendship doon na counter attendant. Abutan natin. Susubukan ng ganito kasi marumi yung guantes ko. Pasintabi. May ball sack dito, sigurado. Ball sack, sabi na yun. Walang kamatayang ball sack. Papainit ako ng kanin. Hingin na rin akong kutsara. Alright, woohoo. Yo, nainit na natin mga ka-Pin Boy. Mainit na yung aking adobo. Woohoo. Bumili rin tayo ng juice mga ka-Pin Boy. Woohoo, mango juice. Sabi muna natin ito, mga hindi kailangan. Woohoo, mainit po. Ayos. Kumuha rin ako ng ayan, tinidor na parang kutsara na rin. Woo! Adobong nokma! Mga ka-Pin Boy! Tissue! Alright, kain muna tayo! Ho ho! Lapang! Ayos! Solid pare! Solid mga ka-Pin Boy! Mainit! Sa ilalim ng kanin ko, merong meron ding ulam. Kunti na lang naglalaro. 2 lanes na lang yung sa liga, sila 2 lanes na lang yung natira. Yung iba nag-uwian na. Bumili ako. Orange and mango. Yo, solve the problem na mga ka-Pin Boy. Tapos na akong kumain ng hapunan. Ito, may susungkitin pang manok. Mm.
Panalo! Zong! Yeah, try na natin itong juice. Mag-alas juice na, maglilinis lang ako sa labas, magtatapong basura, magmamap, magwawalis sa borders area. Yo, mga ka-pin boy. Sarap. Panalo. Yo, mamaya uli. Salamat, salamat, salamat. Operation tapon basura. Tapon na tayo ng basura sa labas, mga ka-pin boy. Pagkatapos nun, maitapon, walis, magmap, uwian na. Ayun, labas na tayo. Yo, tapon na ng basura, mga ka-pin boy. Yun o. Tapon ng basura. Bis na tayo. Tapos na. 20 minutes pa bago mag-alas 11. Gahanda-handa na ako. Magtatanggal na ako ng pantrabahong damit. Lapit na at pauwi na tayo, mga ka-pin boy. So ayan, kita-kita tayo sa labas. Yo, mga ka-pin boy. Palabas na tayo ng bowling. Dito na tayo sa labas. Whew, tapos na yung duty, mga ka-pin boy. Raos na naman ang isang araw. At medyo maaga ang labas natin ngayon dahil wala nang mga customer. So siguradong masasakyan natin ng 361 patungong Manurewa. Maaga pa, wala pa yatang 11. Nakalabas na ako ng bowling. Alright. Wala tayong bus stop, mga ka-pin boy. Yo yo yo, nakatawid na tayo, mga ka-pin boy. Uwian na naman. Tapos na ang isang araw. Uy, Webes bukas, weldo, mga ka-pin boy. Ayos. Makabili na naman ng bigas, ulam, isda, at mga sabon-sabon, mga ka-pin boy, panlabat, panligo. Yan ang bibili natin bukas. Pupunta akong pack and save siguro pagka nakasahod na tayo ng tanghali. Panghapon pa naman tayo bukas, mga ka-pin boy, mga alas 4 pa tayo bukas. Ayun, so mga ka bili-bili pa tayo ng mga kailangan bukas sa pack and save sa Clendon pack and save. Ayun. Punta na tayong bus stop. Wala pa yung bus. Yun nga, gaya ng sinabi ko kanina, mahirap ba mag-commute dito sa New Zealand? Mahirap ba sumakay ng bus? Ang sagot ko dyan, hindi, mga ka-pin boy, dahil mahirap kasi napakadali lang. Kailangan mo lang siyang siyempreng agahan dahil may schedule ang daan ng mga bus dito sa mga bawat bus stop. May oras naman bawat bus stop, pwede mo makita kung anong oras dadaan doon. So kailangan mo lang agahan. 20 minutes yung interval ng bus dito. Hindi ko lang alam ha, sa iba, pero sa aking experience dito, 20 minutes, minsan 15 minutes, minsan 20 minutes. So hindi mahirap, mga ka-pin boy, madali lang. Tsaka hindi naman masyadong punuan at may mauupuan at mauupuan ka talaga. Tsaka medyo makakamenos at tsaka medyo makakamura tayo kapag ka-bus. Pero syempre, yung mga matatagal na rito, ayun, kumukuha na sila ng sasakyan. Bago lang ako dito, hindi ko muna kailangan na sasakyan, bus muna ako at hindi naman ako nahihirapan. So sakto-sakto lang, mga ka-pin boy. Masaya tayong nagko-commute, mga ka-pin boy. Enjoy, marami tayong nakikita sa loob ng bus, mga pasahero, di ba? Nandito na tayo sa bus stop, antayin natin yung bus 361. Wala pa rin yung bus, pero wala pa namang, well, hindi pa naman time talaga. 11:05 pa lang. 13 yung daan ng bus dito. Antayin ko lang yung bus 361. 361.
So Kiko, nandito na. Hi. Alright. Dito na tayo. Ayos. Sakay na. Pwede nang matulog, pwede nang umitlip. Sakay na tayo mga kapinboy. Maraming salamat po muli at sa mga nanonood ng aking vlog. Maraming salamat. Maraming salamat po at ito po, uwi na tayo. So muli po, salamat po. We'll be right back.